Bandang alas 5:30 ng umaga noong Sabado, natagpuan ng mga lakal ng basura ang naaagnas ng bangkay ng babae sa fish pond sa Purok 1, Daan Bato, Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan. Agad namang pinapunta sa nasabing lugar ang hepe at mga barangay tanod. So yun nga, na-confirm nga na may bangkay. So pinakordunan agad namin. So nilagyan na namin ng kordon para hindi na usisoy ng mga tao. At tumawag kami sa local police namin. At agad naman dumating yung aming local police. At pagkatapos ay tumawag sila sa SOCO, sa aming probinsya ng Malolos. At doon ay mabilis naman nakarating din yung SOCO. At agad-agad na inimbestigahan at inimbestigahan yung bangkay. Sa ngayon po ma'am ay wala pang result yung ginawang autopsy ng ating SOCO. So waiting pa po tayo. Pero tuloy-tuloy po natin yung pinapollow up yung ating mga CCTV at saka yung ating pong mga mag-witness. Sa ngayon po ma'am ay ongoing pa rin yung investigation na ginagawa natin. Hanggang ngayon ay wala pang pagkakakilanlan sa nakitang bangkay na pansamantalang nakalagak sa Bambang Cemetery. Negative ma'am, wala pa rin pagkakakilanlan. Yung last time ma'am, ang kausap natin ay yung taga San Jose del Monte. Nag-negative din po, hindi nila ma-identify. At yesterday ma'am, ang kausap naman natin at pinuntahan nila dito sa police station ay itong mga taga-Pulilan. Pero ganun pa rin ma'am, hindi rin nila makumpirm. Iyon yung nawawala nila kapamilya. Tuloy-tuloy naman ang pangangalap ng ebidensya na maaaring makatulong sa imbestigasyon. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines.